naririnig. Ayan na. Naririnig na po namin yung aming mga sarili sa in-house. So, oh, para po sa may mga umiilaw na headband, oh, sana po makahingi kami. Para maganda po yan. No? Sabi kasi ni Brigida, siya ay naiingit. Tama. Ay, ano, nakukutan. Nakukutan. Ah, ayan. At gusto niyang magkaroon. Kasi nakita namin sa audience kanina, ang daming umiilaw. Ang dami. Oh, ang dami. Pero sayang naman. Makikita natin yan maya-maya. Pero mas cute ka, Hans. Sige, salamat. Gusto ko yung hinapon mo yung ano. Siyempre, mas cute ka din. Alam mo naman yan. Oh. Pero speaking of which, alam mo, ang hindi cute, yung magiging kahinatan. Akala ko yung Nolan pa. Yung magiging kahinatan ng laban na to. Kasi of course, this is gonna be match point na para sa side ng AP Bren. Pero yep. Team Flash, ayaw nila na basta-basta lang silang i-echapuera in this group stage dahil meron pa silang ways to go for the reverse. Grabe yung titik ni, ano, ni Francis Glindro. Okay. Sabi niya, okay, the few, last match na to ah. Okay. Anong oras na rin eh. Hindi kasi natin nakikita, naka-face mask kasi siya. Oo nga, naka-face mask. Ano yan? Signature Ducky yan. Ah. Kailangan kasama yung face mask sa ano niya, sa get-up niya. Oh. Tapos dapat lagi naka-black. Tama. Oo. Uy, ang lupit nung ano niya, may tribe yan. So, yung, ano yan? Yung t-shirt ni Ducky, yung kulay black, 50 yung ganun niya. Isang cabinet yun, puro black. Malang Mark Zuckerberg yan. Correct. Ay, grabe ka na. Kung may Mark Zuckerberg, mayroong Francis Glindro. Oh, feel ko nga sa likod ng black na jacket yan, black shirt pa rin. Ano? Ah, okay. Ano ba yan, mga trademarks ng mga matatagumpay sa or mga successful talaga in life. Pero, okay, so far. Binuksan yung funny ah. Oh. Pwede itong first pick-in ng Flash, pero open pa rin naman yung Bruno, Paramis, stuff like that. Ang interesting lang dito, Flash mismo nag-ban nung Arlott. So, mapipilitang mag-iba ng hero si Flap TZ, pero again, napakalalim ng hero niyan. Meron siyang Benedetta, meron siyang Paquito, may Yuzong. May Terizla, yung Yuzong na nabakit natin kanina, yung kanyang patient na Yuzong talaga na pinamalas niya nung SEA Games. Kahit 0-3, kahit wala siyang pakialam, basta ma-petrify niya yung target niya. So, ang dami pang option dito for AP Bren. Now, Flash, they do go for the Valentina, knowing na may Faramis kasi. Pero AP Bren, they can actually pick up the Lilia here for few. Most likely, lalabas ang third pick. Pwede nilang kunin dito yung Claude once again. Claude and... Actually, ang daming option dito. No, may Angela pa nga sila. May Matilda din pa na available. Ah, that's true. Ang daming hero ng AP Bren. Actually, pag nasa ganitong point ka, para nakakabaliw din eh. Guys, anong two picks natin? Dami boss. May Baksha actually. Pwedeng Claude Baksha. Ginagawa ito ng RQ Akira actually, yung Claude Baksha. Ngayon, nanabang ito. Ah, okay, Matilda, Bruno. Oh, okay. So, babalik naman tayo kahit papano dun sa... Ano, hindi naman masyadong na-shake up yung draft natin ng mga nakita o gulat picks na nilabas talaga ng Team Flash kanina. I feel like even them, eh, medyo babalik na muna sa mga nakagawian. Ooh. So, kung tempting. Ganun. Tempting yung Fanny ah, for Flash. Kaya nga eh. Super tempting nung Fanny. Fanny Terizla. Regardless if mag-Novaria pa ulit dito ang AP Bren eh. Parang okay lang sa kanila kung makapag-Fanny. Most likely, baka Lilia yung makita natin kay Few. Kasi may Valentina. You don't really want to pick up the Paramis here kasi bibigyan mo ng Netherrealm. Yung Team Flash. Unless talagang super comfort for AP Bren kasi we've seen that matchup. Ayan na! Oh, Minotaur first. I actually like this even better kasi now awkward yung Terizla for AP Bren. Yeah. Kaya immediate pickup ka agad for early game and also to dish out the necessary damage and even setups na kinakailangan ng Team Flash in this fight. I think maubusan ang hero dito si Kyle TZ. Kasi you might consider picking up the Lilia here kasi baka maban for Team Flash. Pero if that's the case, pag inuna nila yung Lilia, mauubusan talaga ng jungler ang AP Bren dito. So pick your poison. Pwedeng jungler, pwedeng support. Unless ang idea for AP Bren is if flex yung Matilda kay Few. Kailan nga ba yung last na nakita nating minute? Wildcard pa yata yung parang huling beses na so far sa naaalala ko na nagkakapag-flex ng Matilda. BTR Sons, di ba? I think so. I think so. Mom BTR Sons. Pero okay. There you go. Komportable at confident. That is what you were asking from a while ago. And Few is heavily relying on the Netherrealm. Yes, mabibigyan nila yung kalaban nila ng extrang Netherrealm to keep themselves all together. Pero yung Fanny kasi, yun yung isang main factor na kailangan paikot-ikot siya sa mapa. Hindi siya makakasama sa Netherrealm agad. So AP Bren, Ixia, and Brody, yung mga considerable bans dito. Although may Claude pa rin, pero... You're actually willing to play into the Claude knowing na meron kang Bruno dahil winning matchup yan. Although, yung macro ay nakakatakot pa rin. So, baka i-consider pa rin ito ng AP Bren. No? Kasi, ang problema nila dito yung Valentina, Minotaur, Fanny. Ang laking pressure na yan. Baka mapigilan ni Bruno. And ma-outskill pa sila with the Claude. Again, safer bans would be Brody and Ixia.
pero baka i-consider pa rin ng AP Brand yung Claude. Yeah, especially may ano din eh, Netherrealm na posibleng masasagot agad ng Blazing Duet if ever dumating man sa puntong yon. Pero Khalid ang tinanggal dito ng AP Brand. Still ano, respeto rin kay Adamir kahit anong mangyari. Baka makapag-unahan sila dito ng XP lane for FlapTizzy. Pakito Uranus Yuzong, yung magaganda dito for AP Brand. But if they do that, kapag kagad yung XP lane for AP Breno, yung first pick, second phase, makakakuha ng better matchup yung Team Flash. So, ang hirap na to for AP Breno, honestly. Yeah, may tirot din kasi. Yun na nga eh. And in addition, tinatanggalan din ng heroes itong si Kyle TZ, which would have been, you know, another option that they would want to go for. Yeah. Hanap ka ng matchup na magiging maganda din kontra doon sa Fanny. Yep. Maybe they're gonna be repeating an Akai again. Who knows at this point? Yeah, most teams would actually ban Baksha Akai or Baksha Martis. Yeah. Pero if you know AP Bren, medyo comfortable pa rin sila dito kasi nga again may Hellcurt pa si Kyle TZ. Historically, nilalaro nila yung Hellcurt sa mga ganitong klaseng heroes, no, yung talagang reliant sa pag-pull off ng multiple skills. And may Lancer pa actually. So yung TZ Blade dito ni Saison ay nandun pa rin naman. Oo nga, nanonood pa naman si ano, si the other TZ. So tinanggal na yung Brody, Claude Ixia yung natitira dito. I think mas safer bet yung Ixia for Team Flash, although we haven't really seen Vanix play a lot of Ixias in the past. Ano talaga siya, Bruno Iritel Brody, yung kanyang mga nagiging heal ko kadalasang ginagamit. So, posible nga na ang itatarget pa rin na laman talaga nila ipitin si Kyle TZ at this point. Baka ano, Martis, Baksha. I think Martis, kasi yung Akai, okay lang. Dahil mabibigyan ng heavy spin din to si Valentina. Ah, that makes a lot of sense. Pero pwede mo rin naman diban yung Akai. Para Netherrealm lang. Para alam mo masarap buhay ni Jay. Uh-oh. Masarap tulog niya na isa lang spell din ang account niya. Oo. Kasi kanina, di ba, nagkaroon ng parang overwhelming. Oh, I like it. Diba, it is actually going to be the Yuzong. That's a pretty good ban if you ask me. Kasi may access yan doon sa backlines kung ano man yung posibleng i-pick up ng Flash. This gives them more opportunity to pick up the Ixia kung yun talaga yung gusto nilang piliin. Yeah. Surprising, AP Bren. Wala yung Black Dragon for Petrify problem for Team Flash. So again, AP Bren, may Akai, may Martis. Although pwede ka magsabi ng last pick helper dito for Kyle. Pero Fredrin, actually, yung piliin nila. It's okay kasi flex to. Pwede mo jungle, pwede mo XP. Doesn't reveal that much from AP Bren. Pero I would say, ang sarap ng buhay ng Claude tsaka ni Ixia dito sa game na to. Parang ang pinaka-abot na lang sa'yo, Circling Eagle, tas as of now, ang pinaka-susunod, sino ba? Fredrin. Yep. Pero how sure are you na talagang merong susunod din at makaka-follow up pa sa'yo at that point? Kasi minotor nga yung hawak dito ng Team Flash. Talagang yung counter-engage potential ay katakot-dakot din kung iisipin. Ang daming choice dito. May Terizla, may Derot, may Pakito. Pwede rin Benedetta para may Petrify. Busin nila yung Netherrealm. Tapos Ixia para insane team fight. Lapu-lapu din actually if i-consider ni Adamir for Team Flash. So they did go for Terizla. And Ixia for Flash. Safest option dito para sa kupunan ng Flash. Pero napakabilis ng pickup ng Pakita dito to wrap AP Brand's composition na that we've been trying to, you know, say for the longest time na Ixia talaga magandang combination because again, it counters yung Netherrealm na ibibigay ng Faramis, and in addition, yung Pakito could have access dun sa backlines, pero there's numerous moments na nakita natin na even with the knockup, you can't really cancel the full barrage na binibigay ni Ixia for most of the time. Tuloy-tuloy lang yung mga team fights o yung mga ilalabas na skills mamaya, kung i-imaginein mo na. Parang babaran kung babaran at talagang magkakaroon ng magugulong mga laban. Pero syempre, looking at the team comparison first, syempre kinakailangan muna nating mataan na naman. So far, pushing potential. Parang hindi ko nagustang tingnan yan kung AP Brand kasi yung ano eh. Yeah, to be fair, yung team fight ng AP Brand is mas malakas definitely versus Team Flash. Pero again, yung isolation capability and yung multiple skirmishes, pabor na pabor for Team Flash. And hawak din na naman nila yung early game control. Kung sino nga bang makakakontrol ng early game na yan,
kung sino nga ba yung makakapag-maintain lang pala, hindi basta-basta control kasi kailangan i-maintain nyo siya hanggang dulo kung yung pagkapanalo ang habol nyo dito sa ating laban. Alamin na natin as we head on to the second game of this series, AP Bren kontra sa Team Flash. Meron na agad pang gugulong na gaganap sa pangunguna ni Master Ogwen. Yup, both teams prioritizing the purple objective as we speak, and Ogwen taking the brunt of the damage but at the same time mapapagamit niya ng retribution itong si Hades to keep themselves alive and mas lalo siyang magkaroon ng pressure para sa mga darating pang pagkuha ng mga jungle creeps. Hindi nila tatantanan to, nandito na nga si Few naman daw dito sa bandang orange buff ang medyo magmamata. At may guiding wind agad na sundo. Parang ano lang, nagparamdam lang kumbaga. Grabe naman yung combo niya. By the way, ang daya niya na kung mahatak ni Liu yung target niya with the Shadow Stampede and Ghost versus Hades. Naabos si Ogwen. Walang flicker, alam nila. Mm-hmm. Medyo, ano ha, napilitan na talagang gumamit doon si Ogwen. Pero hindi naman na siya tuluyang hinabol din ni Hades. Kinakailangan alam din niya na talagang makapag-farm muna siya at this point. Peso, eto na! Yan yung hinahanap niya. Oh! Okay. Hindi napindot yung kanyang ultimate. Good escape coming in from Ogwen. A misclick from Hades. Nakaabot na siya ng level 4. Sayang lang at hindi niya nakomit yung ganong klase ng kill. Pero right at the middle, Few is also feeling the damage output. Pero in less than 20 seconds, ay lalabas na yung pinakaunang turtle ng laban na to. And this is gonna be important for both the Fredrin and the Fanny. Alam ni Marco, sabi niya, boss, level 4 na yung Fanny. Hindi ako lalabas. Andiyan yung, ano na naman niya. Macro sense. Nakabu! Oy, ginamit na nga yung cutthroat! Oh, nawala na purple. Nawala na energy. That was awareness na naman muli na nanggaling kay Super Marco. Wala siyang BMI. Sobra na. But as of the moment, hindi niya kailangan ng BMI. Just keep themselves out of sight. At ngayon, Galtizi solo. Hinihintay si Hades na iniistorbo ni Ogwen sa pagkuha ng purple buff. Alam nila kung nasaan ngayon ang mga players ng Team Flash. Alam nila sina LOL, CJ, at kung nasaan din ang jungler. Kaya naman isang mabilisang turtle ang makukuha nila. Yup, Lossy, medyo nangangalahati. Lagpas kalahati na nga yung buhay. And this time, Hades was able to take the purple objective but at the cost of his own retribution. Ogwen doing a pretty good job giving out the vision para sa kanya makakampi as AP Bren gets an objective. Ito lang din yung minsan mahirap pa pag ano, ikaw yung early game lineup. You really have to execute. You really have to put the pressure in. And ang nangyayari is nakokontrol actually ni Ogwen, yung Fanny. There's not a lot of place to happen in the map. Yung bottom lane, that's gonna be a wash dahil yung Pakito ay super mobile talaga and may damage output din naman yan and he can actually sustain himself versus the Terizla. Top lane, super sensitive ni Marco sa mga nangyayari sa paligid niya. And yung middle lane matchup, I mean, it's a Faramis na pwedeng puntahan actually ni Hades pero lagi kasi nakabanta yung Guiding Wind mula dito kay Ogwen. Yep. Maging sa nakikita natin at inaasahang kalamangan bot, na bot. Manage pa rin siya pero flap easy! We were talking about self-sustain at na-sustain niya ang kanya sarili. This time, si Varix na naman ang pupuruhan ng iba sa mga members ng AP Bren. Nothing's gonna happen. Pero sa Hades, medyo inintay niya yung tamang pagkakataon. But the timing's just not there anymore. Flap was able to escape. So Kyle Tizzy and the rest of the crew putting the pressure on the enemy jungle cap. Oh, malaking bagay yun though, yung energy shields dito sa may bottom lane. Although konti lang din naman yung nakuha ni Hades. So still, wala pang masyado nangyayari dito for Team Flash. I mean, if you're AP Bren, you're happy with the current state of the map. Kasi pagdating mo na mid-game, you can actually start utilizing the Bruno. And hindi rin naman ganun kasama yung late game mo versus Team Flash's lineup. Although, I would say, magkakaroon sila ng problema when it comes to actually engaging versus the Ixia in the late game. Meron kasi silang Pakito eh. Yup, and this is where the annoying part begins. Para sa side ng Team Flash, Lolsing, neto na hatak naman ako. Tay, gagamit na naman ng Minoan's Fury. Also with a full barrage, mixed upon it, pero Few na ligtas sa kanya mga kakampi. And this time, meron yatang nagkawalaan ng purple objective. Si Hades is now gonna be gone. And Kyle Tizzy makakuha. It's the first blood in 4 minutes of the game. Napakatagal bago natin makita ang unang casualty. Pero mas maganda ang naging team fight prior to that. Sobrang on point nung Netherrealm na naman na ipinato dito ni Kapitan. And nakuha pa ni Kyle, I believe, yung purple buff ni Hades dito. So again, nullified yung early game ni Hades dito. And Flap Dizzy, even getting the crammer on the bottom lane, talagang sinasakal yung Fanny ni Hades dito for Team Flash. They have to do something about this kasi AP Bren, at some point, they will start grouping up, put pressure on the tower, and itong
itong lineup ng Team Flash ay magsi-scale down in the mid game. And in addition, meron ba ring purple objective ang side ng AP Bren na hanggang ngayon na hindi na rin denyo nitong si Hades kasi alam niya na malalagay siya sa alanganin, especially with the mobility. But here comes Hades though. Hindi niya naaabutan pa, so he is gonna be making his escape pabalik sa base. Grabe, napakahirap na sitwasyon nito para sa isang opposition na talagang nakasalalay din o gusto mo sana sa funny papaikot ang early game mo dahil hindi nga natin nakikita na napu-pull off nila yung ine-expect natin na makuha at matimpla nila during the early stages of the game. Unti-unti na nating aasahan yung pag-group up na talaga ng AP Bren at yung paghanap ng objective. Pero si Pew! Yun lang, nag-guiding win lang, boss. Ayaw mag Nether Realm. Sabi niya, titipirin ko to hanggang sa 1 HP. Kasi in less than a minute ay magkakaroon na din naman ang susunod na Lord. And Kyle, TZ once again getting the purple objective na dapat sana ay kay Hades. Yung kaninang slow burn na ginawa ng Team Flash sa kanila, ngayon slow burn naman. Nagkakatanda nga lang itong sina Flap TZ at maging sina Hades doon sa bottom lane natin. Parang literal na wala muna masyadong action kung action o team fight kung team fight objectives na bumabalik na ang AP Bren sa nakasanayan nating gameplay nila. Yep, and look at this, 6 minutes. Nag-group up na ang side ng Team Flash because they know they're slowly losing the grasp of territory dahil nabitawan na nila yung isang tore sa may bandang itaas. In less than 10 seconds ay lalabas na ang pangalawa, ang pangatlong turtle na laban na to. Ito na yung classic lane swap na ginagawa usually ng AP Bren. Once na nag-spawn sa gold lane yung turtle and pasok na rin yung tower na yun, magpapandas na ng lane. Pero di naman yung ginawa ng Team Flash, lumipat na yung Ixia para lang hindi siya masama sa pressure ng AP Bren towards the top lane. But still, at some point, you really have to take care of this Bruno na pwedeng i-utilize ng AP Bren when it comes to pushing these towers. Lalo yung Bruno ay nakapantay na sa bottom lane. Uy, grabe naman yung hatak na yun! Pull coming in from a few. Nakuha na naman ni Kyle TZ, all three turtles leaning towards the side of AP Bren. And no casualties needed. As long as we get objectives, we're good. Okay na okay ngayon ng AP Bren sa kanilang mga nagagawa. Si Kylo. At hindi din nila binibitawan yung pressure basta-basta. Alam na alam nila ngayon doon kung na nasan siya. Yung mga ayaw mamigay sa Team Flash. And ang mangyayari dito, yung presence lang ni Kyle TZ enough para mag-react ng Team Flash. All the while, bottom lane, tulak mula kay Super Marco. That was a great takedown para sa kanila, para mas lalong mapalawig yung kanilang kalamangan. It's now 4.9k gold that we are talking about in this match. And kung titignan din natin ang mabuti, halos 800 yung lamang nung Fred rin dun sa Fanny. 1.3k yung lamang nung Bruno dun sa Ixia. Ang sakit na rin mga bola, nadadamdam na. Pero maging yung kamao ni Flap TZ, kailangan mo palang bantayan kasi maging yan, hindi basta-basta palulusutin si Vanix ngayon. Kaya nasabi natin kanina, hindi ganun kalaking problema yung Ixia, especially from mid to late. Kasi may pakito na pwedeng mag-burst down dito kaya Vanix. Kasi Ademir, nag-alas siya naman ng full barrage, also with the penalty zone as well. Ogwen, medyo nangangalahati. Actually, lagpas kalahati na nga, pero buhay pa rin. Using the guiding wind para mapa-bring down itong si Lolsi. That's gonna be another kill going onto the side of AP Bren. Initiation by Team Flash, but the Hive with the counter-attack. Kulang pa, and this is because of the gold advantage na nabuo ng AP Bren. They're sustainable now enough to at least live through the team fight of Team Flash. Yung full barrage, sinalo nila yung Netherrealm. Actually, mga matay dapat silang tatlo doon, pero dahil may passive yung Netherrealm, no? Pag na-break yun, may invulnerability for 1.2 seconds. Yung cables ni Fanny, hindi nag-matter. Hoy, kahit lumipad-lipad lang siya doon, okay lang sa AP Bren. At ang isang pinakakinakagulat ko sa team fight, parang halos hindi nagalaw si Super Marco. Parang andun lang siya, talaga pinagsisipa lang ng mga bola, tapos hindi naman siya nagalusan masyado. Si Kyle sabi niya, boss, may purple boss. Oh, at nakuha na naman niya. This time wala yung retribution, pero yung side ng Team Flash ay papalagba. Hindi muna. AP Bren getting another major objective. At mukhang gusto na nilang kunin tong Lord, pero hihintayin muna nila na magkaroon ng retry si Kyle TZ. Si Marco sa bottom lane, eat all you can. Naka-buffet sa farm. Kanya lahat ng green, kanya lahat ng minion wave, walang number pressure sa kanya. Yung panay, sinubukan siya putang kanina, pero hindi rin kaya ni Hades patayin yung Bruno as of this moment. Masyado na rin malayo si Hades. It's gonna be the first Lord secured by the side of AP Bren. Talagang ang mga pag-angat muna ang aasahan natin makita mula dito kay Hades on this Fanny na kanina pa constantly dinedeny ng purple buff. At talagang binabantayan, bantay sarado sa sarili niyang jungle. Grabe. At
hindi halos pinapagalaw kahit na sabi natin dapat ito yung hero na sobrang likot sa side ng Team Flash. Ganyan dito sa Pilipinas, pag naglaro ka ng RG, hindi na may umigay ng purple buff yung mga tao dito eh. Basta pag nakikita nila yung number, nag-15. Boys, alam nyo na. Kailangan, andito tayo. May mission dapat eh. Present tayo. And so far, mission accomplished for AP Bren dahil hindi talaga nila hinahayaan. Mas madalas pa yung attendance dyan eh. Yun kaysa nga sa school eh. Yun na nga. Perfect attendance eh. Pag-assassin ka, may purple buff ka. Yung kalaban mo, perfect attendance eh. Yun ang mahirap. Without the purple buff, hindi masyado makakagalaw si Hades as of this moment. Dahil laging markado ni Kaltizi and company yung purple buff na dapat sana yung mapupunta sa jungler ng Team Flash. Okay. Oh, si Flap. Si Flap. Naku po, makikipagsabayan na sa Pani. Oh. Actually, kaya niya to eh, technically speaking. Baka mamaya sabayan because na talaga 3 members coming in from AP Bren. Actually, 4 na pala. Pero mukhang madedepensahan pa ng iba sa mga members dahil Circling Eagle ay nagamit na. Kahit Adam yung here? Netherrealm penalty zone, binitawan na rin. Pero wala yatang casualty na mangyayari unless Jay aray, is gonna be stuck right here courtesy of Super Marco. Goal para sa side ng AP Bren and the Hive takes one down. Grabe, parang ready na sumalo dun si, ano, si Kyle TZ. Kulumi pa dun si Hades. Pero meron pang mga minion waves na kinakailangan alalahanin. Itutuloy-tuloy ng AP my Bren. My goodness, may hila na naman. That was well done para dito sa side ng AP Bren dahil nakuha nila yung baka. At sabi nila, baka naman, kunin na natin to. Make way Pulbaraj for the Hive dahil nakuha na naman nila yung Netherrealm para maibigay yung Appraiser's Wrath. Pero si Adamir buhay pa. Pero isang inhibitor and 11 minutes finally out for Team Flash. Grabe, talagang pinalambot yung baka. Pinagsisipakan ng bola. Oh, well done. Well done talaga. Well done na pinalambot. May tenderizer eh. May tenderizer dito yung AP Bren. And just like that, Team Flash, suddenly yung mid-game nila ay nabura kagad. And AP Bren, hawak na nila yung damage na kailangan nila, yung sustain with another realm. And of course, yung capability to save their teammates. Actually, ginagamit na nga ni Ogwen yung kanyang spells para sa mga aggressive maneuvers from AP Bren. Nakakatakot nga kung nag-commit pa doon ang Team Flash, naka-ano pa, naka-double buff nung nagpupush ang AP Bren etong si Super Marco na currently ay 3-0 lang naman, 3/4 nung kills na hawak-hawak ng AP Bren ay talagang nasa kanya. So that explains the 10k gold na hawak-hawak niya. Pero grabe yung habol kay Hades. Min, kahit si Ogwe nakakapag-dish out na ng ganun kalaking damage, and this is really alarming for the side of Team Flash, their main insurance. Otherwise, is itong si Vanix na kahit papaano hindi pa naman namamatay. So, kailangan lang nilang bigyan ng paulit-ulit na minion waves para makakuha ng gold. But how far can they go? How long can they hold on to this matchup? Kasi mukhang isang Lord na naman ang mapupunta sa side ng AP Bren. Tinutuloy-tuloy na lang nila ito. Alam nila na wala nang lalapit basta-basta. And that's the second Lord, the level 2 Lord, the Luminous Lord na mapapasakamay ng AP Bren. Merong ampas na kasama, kaso nakabasag na nga sila. So, di ba, parang nakunahan pa nila yung pangangailangan nung ano, italon nung Lord. Ang hirap na rin ito for Team Flash. May Blade Armor actually na hawak yung Fredrin. So, yung full barrage ni Ixchel rito, kailangan niya ingat ang sarili niya. Pag napapaba yung HP niya, may flicker din si Flap Tease rito. Yung pakito, pwede mang snipe sa may bandang likuran. Especially with the provided help ni Matilda and the Faramis with the Netherrealm and of course, yung Circling Eagle. Kayang-kaya talaga dive in ng AP Bren yung backline ng Team Flash. Katakot-takot yung dive na yon kung makikita natin in action dahil merong paparating na nga at kasamang Lord ngayon ang AP Bren. Team Flash will try to defend this pero nandoon si Hades with an attempt. Kaso sumasakit eh, umaabot na rin yung mga bola. Talagang binabato na lang ni Super Marco at ngayon Tore naman ang target niya. Si Kaltizi umabate na ng konti. Checkmate, says AP Bren. Team Flash, make your move right here, right now dahil binabasag na nila isa-isa ang mga inhibitors. Kaltizi nagpanakop na naman. Adam, hinihintay natin yung penalty zone na lalatag doon sa dalawa. Super Marco gumamit na naman ng Wind of Nature and also with a knockup coming in from Lossy. Oh, pero another lock-in. Andun pala si Flap as they take the series. Ginulat tayo ni Flap TZ doon! Ba't mo sasapakin yung Ixia? Pwede naman yung base. Yung base na lang! Base lang ang tinarget! Wala nang iba! Trinabaho lang, boss! What is highlights? What? When you can win the game! Akala natin makakakuha na ng sagot ang Team Flash kasi nakatalon na doon si Adamir, nakahuli ng penalty zone, tapos hindi na sana inabutan nung Netherrealm si Super Marco. Nandun siya sa border nung full barrage, pero bago pa siya maabutan nung huling, ano ba, huling barrel, na
na ni Swatizy. Umasa na ako eh. Call kong kanina, 11. 11 kills. Sabi ng AP Bren, let me do you one better. Oh, bigay muna natin to sa ating host. Congratulations to the Hive AP Bren. Hello guys, hello, hello. You guys manage to pull off English to. All right, I forgot their Filipinos. Come on. Come on, clap your hands. The Filipino supporters. All right. So, naka-comeback kayo. Yan ha, Tagalog to ha. Naka-comeback kayo. Actually, yung game number one, naka-comeback kayo. You did a comeback in game number one. How did you manage to pull that off? We just waited for the enemy's error. So we maximized their error and punished them in their own play. Pwede ka mag-Tagalog, tatry. Ayun. You can speak in Tagalog, Ogwen, and you will translate in English. Okay? Okay, good, good. Okay. So you waited for the error. Okay, were you guys surprised with the Louie pick of Team Flash? Sino pwede sumagot? Sino pwede sumagot? Yes. Yes, why? Why? Tagalog muna. Okay. Tagalog first and then he will translate. Okay. 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 Ano? Mahirap yung ano yung map control eh. Naka-teleport sila kahit saan. Tapos Tolongis pa yung ano namin, yung XP laner. Nag-iba yung emblem. Tolongis yung XP laner nyo. Okay. Few. Fighter emblem eh. Okay. Few, you translate. You translate. He said, Flaptisi is good. Okay, nice. Okay, nice. He said Flaptisi is good. He chose a different emblem. What can you say about that, Flaptisi? What can you say about game number one? I'm so embarrassed because I am 0-7. But you won. You won. Yeah, just lucky. You're lucky. Yeah, I'm okay. Lucky. You're lucky. All right, all right. Guys, you're going up against Lil Gun, right? Am I right? For tomorrow, what are your expectations? For tomorrow, for Lil Gun. Let's ask Kyle TZ first. Kyle TZ first. You can speak in Tagalog. Few will translate. What is your expectation for Team Lil Gun? Expectation ko sa Lil Gun, tingin ko bibigyan nila kami ng magandang laban bukas. Tulad nung IESF sa Riyadh. Pinahirapan nila kami nun. At nagulat kami nung ganun pala sila kalakas. Okay. Few, please, do the honors. Kyle TZ said, Lil Gun is strong. That's it. That's it. He is right. Basic. Basic. All right, guys. May I ask Few and Super Marco to give their message to their fans? Shout out kayo. And go, Marco. Thank you sa mga pumunta rito. Can I ask for one woo? One woo? Woo. There you go. There you go. Salamat sa lahat ng fans na nanonood sa live pati dito lalo na ngayon sobrang late na nandito pa rin kayo sumusuporta. There you go. Thank you so much to AP Bren. You can now return to your room. Ladies and gentlemen, AP Bren. All right. That's it. The Hive won up against Team Flash. Let us now pass it to our shoutcasters. Maraming salamat, Majin Faldas, at congratulations sa AP Bren. Literal na, woo, moment na naman. Woo. Parang kay Super Marco yung nakita natin. Sulit na sulit, no? Yung mga na-witness natin dito sa EVM Convention Center. At sulit din ang isang order mo with Grab Unlimited. Kaya mag-subscribe na kayo for only 49 pesos a month para, bawing-bawi, kumakanta yung mga pitaka. Correct. At kung gusto nyo na mas mabilis na dumating ang inyong mga deliveries, just go with Grab. Gaya ng sobrang bilis na laro na ipinakita sa atin. Tama, ayaw nga naman. Kasing bilis lang nung kanina. Hindi nga natin namalayan na nandyan na. Kaya naman ang MVP natin for that game, syempre magbigay pugay rin naman tayo. No? Sino pa ba? Etong moment na naman natin, di ba? Si Boy, trabaho lang. Walang personalan. Tama. Yes. Kyle, easy. In English, work only, no personality.
Ano, Ashburn, malafew ang translation natin. Pero in all seriousness, sabi ni Super Marco rito, Kyle, nakawin yung proper back. Tulak ako. Yun lang. Yun lang naging sikreto ng AB brand dito. And kinuha pa niya yung 75% ng kills. Apat na nga lang. Kanya pa yung tatlo. Pagkatapos nun, sabi ni Super Marco, kuha mo na. Sige. Sige, tulak ako. Yun na. At yun na yung nangyari. Kasi doon nagsimula eh. Pati yung picture niya, men! Walang emosyon! Walang emosyon. Hindi man lang nakangiti. Manalo, matalo, it's still the same thing. Marco naman! Pero ganun ka, lupit yung laro ni Kyle. Kaaniyan na dito, Marco. Same sa expression niya. Walang highlights, walang lowlights. Trabaho lang. Trabaho lang. Tama para ka. Siyang si ano eh, kung kilala mo si Kawhi Leonard. Oo! Legit. Legit with legit. Yan lang talaga. It is what it is. It is what it is. Ando na yun. Yung Flap sumusuntok dun sa base. Si Flap na aurahan niya eh. Sabi niya, sabi ni Marco, trabaho lang daw ako. Trabaho lang daw ako. Nag-ano siya, nag-alakuroko siya doon. Na-inspire ako na. Hindi natin siya na ano. Na-inspire tuloy ako magtrabaho dahil kay Super Marco. Grabe si Marco, men. Alam mo yung, kung ano yung nire-require nung game. Ano yung nire-require nung team sa kanya. Yes. Ano yung nire-require ng tadhana. Yun at yun lang ang kanyang gagawin. Nothing more, nothing less. Tama. Anong flashy play? Nothing to say. Diba? Wala na. Kasi mamaya pag ginalingan ko, mas marami akong trabaho. What is Team Flash? What is when team you can flash? Play super macro. Tama. Hindi ko kinaya. Literal. Doon sa last part, muntik siya mamatay, however. Pero tingnan mo yung build-up niya. Warrior Boots, pandabang kay Iksha, pang-sustain kay Fanny, Haskell, typical Bruno build. Siyempre, pati na rin yung Berserkers, pati na rin yung Malef Gror. Wind of Nature. Para talunan ako ng Fanny, kaya kong maligtas sarili ko. Yan ang tatawagin mong the hardworking build. It is what tama. Diba? It is what it is. Ang tawag dito ay playing to win. Oh, yan. Tama. Dalawa siya. Siya yung na rich guy, ikaw saka na. Siya na yung carry. Eh, siyempre, pag nagtrabaho ka, ano bang makukuha mo? Oh. Diba? Literal kasi, wala akong ma-analyze. Diba? Kasi kinuha lang yung purple buff. Etong si Marco, nagtulak lang. Walang ibang nangyari. Oh, wala. Hindi nakapaglaro. Wala talaga. What you see is what you get. Kasi imagine mo yung Team Flash, ang dami nilang pang-engage. Meron silang Minowan's Fury. Nananako yung Nether Realm. Kaso ang problema, yung AP Brand, kalaban lang nila, dalawa lang eh. Hindi nga yung Fanny eh. Yung purple buff, tsaka yung tower. Sinet na ni Ogwen eh. Sinimulan niyan eh. Simula pa lang, nandun na siya sa purple buff ni 80s eh. Nakailang purple buff yung Fanny. Ilan? Dalawa lang. Ay. After na, wala na. Out of, alam mo, Kyle TC, kasalanan mo talaga to eh. As in, sobrang denyo mo talaga yung Team Flash. Umabot sa punto na, hala, bakit wala na naman akong purple buff, sabi ni Hades. Ganun na lang yata yung ano, no, parang tanong. Kung si Super Marco, meron na tayong mga nasiset na comms niya. Si Hades, wala na naman akong buff. Ito na naman. Sabi siguro ni Hades, tol, pasilip nga. Tol, pasilip. Wala na, tol. Okay. Okay. Never mind. Ang lala eh, kasi ito yung ano, ito yung sinasabi nating classic and beautiful MLBB. Yes. Yung walang kahit anong unnecessary bagay. Correct. Malinis lang. Walang germs. Snappy lang, snappy. Snappy. And AP Brent, kilala natin sila, super objective-centric nitong team at well, mga Filipino teams in general. Pero ito, literal, hindi namin kalaban yung mga player, hindi namin kalaban yung mga hero. Tandaan nyo, Tori lang ang kalaban ng AP Brent. Tsaka base. Yun lang ang kalaban nila dito. At literal, si Flap sabi niya, boys, anong ginagawa nyo? Men, si Flap nga, walang ibang kalaban, minions lang eh. Tama. Kanina, di ba, sinubukan niya yung Fanny. Tapos bigla niya na-realize, hindi kita kalaban. Hindi kita kalaban. Minions lang. Kasi nag-cut yung Fanny. Yes. Hindi kita kalaban, ikaw ay nasa kabilang panig lang. Tama. Di ba? Nag-cut yung Fanny at one point. Sa highlights, nakita natin yun, nag-cut siya. Si Flap TZ, anong ginawa niya? Hindi siya sumunod sa team fight. Hindi siya sumunod kay Fanny. Sabi niya, minions. Siya yung ano eh, dumiridiretso lang dun sa bot. Kumbaga si Flap, si Kyle TZ yung ginawa niya kanina eh. Hindi kita kalaban sa pagkain, pero dapat mas marami yung akin. Kakainin, tama. Gets malupit ba? Oo, malupit yun. Tapos si Kyle TZ kanina, literal, lakad matatag. Lakad matatag. Sabi niya, ginawa na namin to eh. Ilang beses na namin ginawa ito sa international stage eh. Gagawin ko na lang dito sa local stage. International tournament to. Pero sabi niya, what is international tournament kung yung purple buff lang naman yung kailangan ko nakawin? At saka min sabi ni Super Marco, nakita natin kanina, puro split push yung ginawa ng Team Flash ng Game 1. What if
magstay ako sa side lanes the entire time. And that is exactly what Super Marco did. Sige, dito, pagsisipain ko lahat ng mga dumating dito. Malala dun, buhay nila. Hindi niya na-intention mag-split push. Oo, hindi sabi na niya, eh. Sabi niya, guys, samahan niyo ako. Sabi guys, ni Kyle kasi, primary purple eh. Sabi niya, sige. Sige. sama pa ba ako dyan? Wala nang choice wala eh. Wala na eh. Tapos sabi niya, tatanong niya lang, yung funny nasan? Hindi ko alam eh. Tapos sa akin pati yung boxes. Iba-iba yung kalaban nila eh. Si Pew nga, hindi ko yata nakitang gumamit ng Netherlands. Meron. Kailan? Isang beses. O, isang beses. Sa top lane. O, pati nung last clash. Si Ogwen lang ang may kalaban dito. Si Ogwen lang. Nag-MLBB. Nag-MLBB si Ogwen. Kasi lagi niyang inahabol si Hades. Yeah. Oo. Gusto niya sumamar sa hotel room ng ano eh. Tinatry niya yung animation kasi sobrang ano talaga eh. Hinabol niya rin talaga. Hinabol niya. Hinatid niya si Hades sa kwarto eh. Yun na nga eh. Sabi niya, tolo kay ka pa boy. Wala kang purple eh. May energy.